I don't connect. Na mga idol. Ito pa rin po si Idol Macol Bolaños dito sa ating programang Idol Connect. Sa ngayon po sa ating next segment sa Idol Connect. Bisita po natin ngayon live sa station si Atty. Maria Victoria Anyunebo Llanera. Siya po ang Chief Regional Adjudicator ng Human Settlement Adjudication Commission Branch 5. Last week po, nakausap natin ang kanilang Chief ng Legal Division, si Atty. Aquino Martin Nilio. At last week po, pinag-usapan natin kailan ba nabuo ang HSAC. Actually, February 14 yun na, ano? Kaya happy anniversary, HSAC Region Branch 5. And napag-usapan namin last week, ano ba ang goals? Ano ba ang mission? Ano ba ang vision ng HSAC dito sa Bicol Region at sa buong Pilipinas? Napag-usapan din po, ano ba ang scope ng kanilang function? Sino ba ang mga pwedeng mag-avail ng kanilang services? Sa ngayon po, pag-uusapan natin, sa presensya po ang ating guest, we are glad na mismong pumunta pa po dito sa station, si Atty. Vic. Ano po ba ang mga procedure or paraan or guidelines o mga dapat gawin para makapag-avail ng services ng HSAC? Ano po? Ano po yung mga procedure? Paano po ba at ano ang obligasyon ng sino mang gustong mag-avail ng serbisyo? So bago po yan, pakilala po muna si for your greetings po muna, Attorney Vic. Good morning, Sir Macol. Good morning din sa lahat ng mga nanonood and nakikinig sa buong panig ng mundo. And binabati ko rin ng Happy Valentine sa aking mga kapwa-kawanin ng gobyerno. At happy anniversary sa mga kapwa ko kawani ng HSAC or Human Settlement Adjudication Commission. Apo. So, again, nais ko pong itanong sa inyo, Attorney Vic, dun po sa opisina nyo, ano ang mga rules dyan, ano ang mga procedure para ma-avail ang inyong serbisyo? Bali po dun sa mga nakapagbili ng mga lupa sa mga subdivisions area or mga condominium units na nagkaroon po ng problema sa mga developers. Pwede po sila mag-avail or pumunta sa aming opisina upang idulog ang kaso nila. Mm-hmm. Ngayon, may dalawa po silang paraan. Mm-hmm. Una, yung mga may kapasidad kumuha servisyo ng abogado. Opo. Or yung mga wala naman, meron po kaming sa website namin, pwede po sila doon makapag-download ng complaint, ng form ng complaint. Mm-hmm. And then i-fill out nila yon, ipanotaryo sa isang abogado, and i-attach po lahat ng mga dokumento na kailangan. Dapat po original or certified true copies. And then, pumunta na po sila sa aming opisina upang ma-i-assess kung magkano po ang babayaran na filing fees. Opo. Saan nga po yung office nyo para malaman ng ibang hindi pa nakakaalam? Ang aming pong opisina ay nasa second floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City. Ayun, dyan po yan sa may kanto ng traffic light, no? Yes po. Na building, opo. Sa malapit lang po to sa Metro Gaisano. Sa inyo pong opisina, ano po ang mga sample cases na idulog na po sa inyo? Marami po kami ngayon mga cases for refund. Refund ng... Nagre-refund po sila yung mga nakapagbili ng lupain sa mga subdivisions na wala pang development hanggang sa ngayon. Yung mga buyers na nag-opt na lang sila for refund. Ibig sabihin po, kung ang isang developer nag-offer na sa mga
future or potential buyers or magiging mag-a-avail ng kanilang developed areas. Halimbawa, ako, sample ano, may nag-offer na mag-o-open pa lang ng subdivision. Tapos nagbigay na ako ng deposit. Nagbigay na ako ng mga advance. Tapos hindi tinuloy. Yun po yung mga ganong case? Meron pong mga ganon. Pero po kadalasan, kung magbabayad or bibili ka po ng lupa sa isang subdivision, meron po kayong kontrata. Opo. Meron po kayong tinatawag na contract to sell. Mm-hmm. And then, may mga instances na nava-violate po ito. Ah, okay. So, yun po ang mga cases na fina-file po sa amin. Mm. So, kung nandun po sa kontrata, ito yung dapat na mga obligation ng isang party. Pag hindi nasunod, yun po yung pwedeng idulog sa inyo. Yes po. Ah. And halimbawa po, within 3 years, ma-deliver mm-hmm. na po sa amin ang house and lot. Hindi po nasunod. Wala mm-hmm. pong development na nangyayari doon sa lugar. So, yan po. Pwede po kayo dumulog sa aming opisina para po, despite ng effort nyo na kausapin yung developer, wala pong nangyayari, pwede na po isampa sa amin ang kaso. Ah, so yun ah. Magandang dagdag impormasyon sa ating mga tagapakinig. Lalo na yung mga buyers ng mga na-develop na lugar o building o lote na namumroblema kayo. Ito po pala ang kasangga nyo, ang HSAC. Para po ang inyong mga concern or problema ay mabigyan ng daan. Ano po? Ano pa po ang isang example na pwede nating para lang maintindihan din ng mga listeners natin? Hindi lang po kami, Sir McCall, sa mga developments, sa mga real estate issues and disputes. Meron din po kami mga homeowners association disputes. Opo. Na meron ding jurisdiction ang aming opisina. Paano naman sa mga homeowners association? Yung mismong sila-sila o between the homeowners and the developer? Hindi. Hindi po ganun. May mga cases po kami na in within the members of the organization or the mm-hmm. association or between the members and the association itself. Pwede din po yun. Mm-mm. And then, pag pumunta na po sila sa opisina, na-file na po yung kaso, kami po naman, after na makabayad po sila ng mga ng filing fees, mm-mm. By the way, Sir McCall, ano ko lang yung rate or amount ng filing fee sa amin mm-mm. po. Ano? Ang basic filing fee po sa amin is 1,440. Mm-mm. Ano po ang ibig sabihin pag basic? Ibig po sabihin ito, wala pong nakalagay na prayer for damages, mm-hmm. for attorney's fees, mm-hmm. doon sa complaint. Mm-hmm. Ngayon, ito lang po ang babayaran nila. Pero may mga additional. Kung may mga humihingi ka po ng mga danyos, mm-hmm. na mga damages, humihingi po ng damages yung complainant, may mga additional. May mga computations po kami niyan sa opisina. Pero yung basic lang is 1,440. Mm-hmm. So kung ang isa pong complainant may problema sa kanyang kakontrata at nais mag-file ng reklamo sa inyo, yun po yung basic na obligation sa opisina para mag-proceed ang usapin. Ano yes po? Mm-hmm. And then pag na-file na po yung complaint, ang gagawin naman po ng aming opisina, magpapadala po kami ng summons mm-hmm. doon sa respondents. Or kung kanino ka nag-file, sino ang taong finailan mo ng kaso. Mm-hmm. So, within 5 days upon receipt ng complaint, magpapadala po kami ng summons para po sagutin mm-hmm. ng respondents yung complaint against sa kanya. Ngayon, yung respondents naman, meron siyang non-extendable 20-day period mm-hmm. para po sagutin yung reklamo. Mm-hmm. Ibig pong sabihin nun, sa loob po, magbibilang po siya ng 20 days from receipt ng summons and then pwede na po siya mag-file ng answer sa aming opisina. Opo. Naalala ko yung sabi ni Attorney Martin na ang opisina nyo ay may tinatawag na function na quasi-judicial. So parang korte. So ibig sabihin po, na-summon nyo, pupunta sa office nyo at ang magigipong procedure doon para kayong korte. Yes po. Na may dalawang panig na kinukuha ang mga panig nila. Nabanggit mo rin po kanina na yung mga nais po dumulog na sa inyo para sa inyong serbisyo ay kung meron ng abogado, pwede. Parang kasama po na pupunta sa inyo, may abogadong si serbisyong privado. So pagka hindi po nila kaya, saan po sila pupunta at sino magiging tagapagtanggol nila?
kung hindi po nila kaya, sa initiatory stage, hindi naman po talaga kailangan muna ng abogado. Opo. Gagawa lang po sila or magda-download lang po sila ng complaint form, i-fill out nila yon, and then ipapanotaryo po nila sa isang abogado. I-file na po sa opisina, and then isusummons na po namin yung respondents. Mm-hmm. After na maka-file ng answer yung respondents, meron po kaming tinatawag na mandatory conference. Mm-hmm. Dito po sa mandatory conference na to, binibigyan po namin ng chance ang dalawang partido sa mediation stage na makapag-usap. Opo. Usually po, sa stage na to, nasisettle. Mm-hmm. Nasisettle yung dalawa. So, hindi na po kailangan ng abogado. Ah, okay. So, yun ang kagandahan. Mm-hmm. Kasi, dun pa lang sa stage na yon, mapuputol na yung kaso. Okay. Pag nagsettle na yung dalawa. Mm-hmm. Magsasubmit lang po sa amin ng compromise agreement, and then, tapos na po yung kaso nila. Ayun. So, mas lumilinaw po ang pag-intindi ko sa procedure. Naunawaan ko yung sinabi rin nung nakaraang linggo ni Attorney Martin na etong opisina nyo ay merong procedure na inexpensive. Ibig sabihin, walang gagastusin. Dahil nga po doon sa mas malinaw na nasabi nyo po sa akin yan, mas naunawaan ko na pwede silang mag-download ng form? Saan nga po yung nag-download? Sa website po namin, www.hsac.gov.ph. Mm-hmm. Then, pag na-download po yun, ipiprint nila, gagawin, pipirmahan, then, susubmit po sa inyo. So, after po pala yan na masubmit, hindi naman kailangan pa na mayroong abogado. So, mayroong isang tinatawag mong mandatory conference, yes, na itong magkabila ang parte ay pupunta sa inyo dahil imbitahan nyo para magkaroon ng konferensya at merong pag-uusap. Itong tinatawag na mediation. Yes, so meron po kayong mga mediator na staff, yes, na siyang pupunta doon parang nasa gitna, nasa kaliwa nga niya yung complainant, nasa kanan yung respondent, siya ang magsasabi na ano yung reklamo mo, ano naman yung side mo, ano yung side mo, at sila mag-uusap kung paano nila masisettle. Yes po. So pagkatapos po niyan, magpipirmahan ng mga dokumento. So pagka nagkapirmahan, para may pangako na hindi ka na magre-reklamo dahil na-settle na. Ganun po ba yun, ma'am? Yes po. And ang kagandahan po nito, Sir McCall, sa ngayon, dahil dito sa pandemic natin, mm-hmm, ina-allow na po namin ngayon yung magharap yung dalawang parties via Zoom, mm-hmm, or online na na-avail ito kadalasan ng mga kliyente naming na mga OFWs, mm-hmm, na hindi na nila kailangang umuwi ng Pilipinas kung magpa-file po sila ng kaso kasi makakapag-attend po sila ng mediation proceedings, ng hearings online via Zoom. So kahit po wala ng ganung ka-stricto ang sa pandemic natin, kahit nasa tuloy-tuloy na po ang ganitong sistema. Yes po, tuloy-tuloy aba, na po. Aba, napakaganda po, ano? So, dun mo masasabi na minsan dahil sa pandemic, mayroong benepisyo para sa iba na hindi natin sinasadya. So, sa akin po, ang intindi ko dyan ganito. Halimbawa, may mga OFW tayong nasa Dubai o kaya sa among country at nag-iisip ng may pera na sila, gusto na silang pag nagsettle sila, pagbalik nila, may sarili na silang bahay o lupa. So, bibili sila kahit nasa malayo through their relatives. At pagka nagka-problema, dahil yung pangako sa kanila o dun sa kontrata hindi natuloy, pwede pala silang maging part ng pagreklamo na nandun sa abroad at nandito sa kabilang party ang kanilang respondents. Yes po. So, ang ganda naman. Kaya malaking tulong po yan sa ating mga kababayan o sa ating mga listeners na may mga kamag-anak na nasa abroad na akala mo pagka may problema dahil nakapangalan sa kanila ay wala silang magagawa. Ayan po, ang HSAC. Pwede nyo pong puntahan para matulungan kayo kung paano, ano ang procedure para yung inyong concern, yung inyong problema ay mabigyan ng karapatang solusyon sa walang gastos na paraan or pagka hindi kayo po ay nagkasundo sa pamamagitan ng inyong meeting via Zoom. So, may next step po ito. Ano po ang next step? Yes po. Pag hindi po talaga, despite kang maraming, despite ng effort ng ating mediator, hindi po talaga na-settle yung dalawang partido, dalawang parties, ang gagawin na po ng adjudicator is mag-i-issue na po siya ng order, mm-hmm, for the parties to submit position paper. Opo.
So dito po sa stage na to ng position paper, kadalasan dito na po nire-require ang abogado. Mm-hmm. Kasi ang paggawa po ng position paper, kumbaga ito na yung last pleading na isasubmit. Mm-hmm. So dapat lahat po ng yung depensa, lahat po ng yung mga ebidensya, nakalagay na po ito dito lahat. Mm-hmm. Na sa tingin mo ay magpapalakas or magpapahina ng yung kaso, ilagay mo na po ito dito lahat. Mm-hmm. Kasi after ng submission ng position paper, ito na po ang time sa adjudicator na mag-desisyonan ang inyong kaso. Ayun. So kadalasan po, Sir Macol, ang paggawa ng position paper, hindi po ito, sa experience po namin sa opisina, ano, hindi po ito na gagawa kung ang gumagawa ay hindi abogado. Mm-hmm. So ang kaya ang mga kliyente namin, karamihan sa kanila, doon pa lang sa mediation stage or mandatory conference stage, nasi-settle na sila. Mm-hmm. And i-assure ko po sa inyo, Sir Macol, na ang aming po mga mediator ay magagaling. Wow. Nasi-settle po talaga nila karamihan ng kaso namin. Mm-hmm. Siguro mga experienced counselor din ito, ano, sa practical na buhay. Kasi, siyempre, pag kayong nagre-reklamo at nire-reklamo, napapa-visualize mo sa kanila ang magiging konsekwensa ng kanilang mga gagawin, ang kanilang next step, baka dun pa lang talaga masisettle na. So, malaking bagay para sa ating mga kababayan po na nadadagdagan natin ng kaalaman ang ating mga listeners, at hindi man direktang sila ang makikinabang, pero baka minsan pwede nilang imarites sa kanilang mga kaibigan yung mga natutunan ngayon, o kaya yung mga kakilala nila na may alam nila ang problema na hindi nasusolusyonan, baka po sila ay nakikinig ngayon, pwede nila po itong i-chat, i-text, o i-maritest lang sa kanila ang dagdag kaalaman para may ganito pa lang mas madaling procedure. Attorney Vic, apera nung mga natanong ko at napagsabi mo, nasabi na, ano pa ang gusto mo pong idagdag doon sa mga hindi ko pa na itanong kung mayroon po? Gusto ko lang po isabi na din ito, Sir Macol, ano, na yung agency, yung ahensya po namin ay nasabi na po ito last time ni Sir Macol na nasa toddler stage pa lang. Mm-hmm. Kasi nga po, nabuo po kami noong February 14, 2019, nung ma-reconstitute yung Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB. Mm-hmm. So sa ngayon po, 4 na taon pa lang po kami. Mm-hmm. So, hindi pa po kami talaga masyado kilala, and may mga kliyente po or may mga kliyente na hindi po nila alam kung saan po sila dudulog, or minsan nga po kahit nasa opisina na namin sila, na, sila mismo or galing mismo sa kanila, nagsasabi sila na meron palang ganito na hindi namin alam. Yun. So, ngayon po, sa pamamagitan po nito, nais po ko pong ipaalam or ipabatid sa lahat na may ehensya po ang ating gobyerno na pwede po ninyong dulugan ng inyong mga problema or kaso. Kung sa tingin ninyo ay wala na po kayong malalapitan, pag nagkaroon kayo ng problema sa inyong developer, project owner, or yung mga agent or real estate broker. Opo. Ayun. So actually, ma'am, ito po talagang programa na Idol Connect ay nakadesenyo sa ganitong format. Kasi po ang aming pong owner nito ay gusto niya na maging parte, makapag-share ang Idol FM ng bahagi sa aning lipunan na maikonekta ang ating mamamayan sa mga dagdag kaalaman sa iba-ibang paraan, tulad na po sa inyo sa opisina nyo, makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kaya kung may alam ka po na iba pang opisina na gusto nilang ipakilala sa bayan ang kanilang serbisyo, libre po ang atin ditong pag-uusap para po mai-link natin. Kaya nga po, Idol Connect, i-connecta sa ating mga kababayan na parang serbisyo na rin ng Idol FM. Ano po? So, kung mayroon ka pong ibang mga kilalang agency, yung DSWOT, kasi bago rin po ito, pwede natin po silang siguro masabihan na pwede naman mag-guest para ipakilala ang anilang opisina, makapili tayo ng araw kung anong araw po sa kanila. Baka magtanong sa inyo ng rate, wala po ito. Magkakaroon lang po kami ng rate kung gusto nyong i-play ang inyong plug
daily from morning, afternoon, at kahit anong oras. Yun po yung magkakaroon tayo ng charge dito. Pero pagka dito po tayo sa Idol Connect, wala po kayo ha, yung ating mga listeners, pati po yung mga negosyante dyan, na mga malilit na nagsisimula pa, pwede po kayo dito maging guest sa ating programa. Wala po kayong obligasyon. Dahil po, ito ang role ng aming programa para sa ating bayan. Yes, attorney, meron ka pa po bang gustong idagdag or babatiin? Idagdag ko lang ulit, Sir McCall, na baka po magtanong sila kung saan silang RAB, Original Adjudication Branch, magpa-file. Opo. Depende po ito kung saan ang location ng project. Ayun. Or saan kayo nakabili ng lupa. And lahat po, by the way, Sir McCall, meron po kaming 16 Regional Adjudication Branches sa buong Pilipinas. And parareho po ang sinusunod namin na rules of procedure. Mm-hmm. So, yung sinabi ko po kanina, kahit saan po nilang RABs or Regional Adjudication Branch, ganun at ganun din po ang susundin nila. Opo. So, kung nasa Hong Kong ka, kung nasa Dubai ka, nasa Saudi ka, ha, mga idol na may problema, kung nasaan pala yung lupa mo binili, doon sa region ka makikipag-ugnayan. Ano po? Yes, po. Okay, sige, batiin na lang natin yung mga kaopisina mo dyan, lalo na ang dati ko ring mga kaopisina na nandyan na po sa inyo, si Meg Garcia Santillan. Hello po sa inyo, sa kay Gay Osorio Has, ha, mga kaibigan. At sa inyo po mga kasama dyan sa opisina. Baka may gusto ko pong batiin na nanonood at mga nakikinig. Binabati ko rin po at Happy Valentine sa lahat ng mga kasamahan ko dyan sa HSAC Round 5. At lalong-lalo na po sa mga kasama ko ngayon, si Mr. Aaron Lumibaw and si Mr. Nelson Lelis. Kasama ko po sila ngayon. Nandito rin sila ngayon sa station. And yung mga naiwan dyan sa opisina, actually may activity po kami ganyan doon. In relation na din sa aming 4th anniversary. Dahil anniversary nyo ngayon, yes, no? Saktong-sakto. Ano? Araw ng mga puso ay inyong anibersaryo. Opo. Okay. So, maraming salamat po. At pwede ba next week ulit? May dagdag pa po ba tayong pwedeng maitanong sa inyo? May mga tanong pa tayo? Okay. And yes po. Next week po, abangan po natin. Meron po pong mga karagdagang impormasyon na po ibibigay po ang isa sa mga kasamahan po namin. Si Attorney Lian Gail Paite. Siya opo naman po ang magiging guest po. Sige. Inyo po, Sir McCall, opo, sa next Tuesday. Bali po, apat na Tuesday po to. Ah, sige. Month-long, in relation to the month-long celebration of HSAC. Sige po. Maraming salamat. At least po, nakakadagdagdag tayo ng kaalaman. Kahit po ako, na-educate pa rin ako. Ang education po talaga is continuing, walang pinipiling edad. Ano po? Sige. Attorney Vic, maraming salamat po. At sa inyong kasama, si Sir Nelson at Sir Aaron, maraming salamat po. Sa pangalan po ng buong pwersa ng Idol FM at sa aking kasangga dito sa control, si Idol Bell, maraming salamat at Happy Valentine's po sa inyong lahat, mga idol. Bye-bye!